Since Christmas na ngayon, and the whole world will celebrate the most popular holiday of the year, Christmas. Ngayon, Christmas na po, at malapit na po ang New Year, we still see a number of posts, videos, vlogs, tsaka articles at podcasts na kumakalat na ang Christmas daw ay selebrasyon ng mga pagano. Therefore, ikaw, tatanungin mo ang sarili mo, ang Christmas ba ay pagano? Ang mga Christian ba dapat mag-celebrate ito? A lot has already been said sa topic na po ito. So, itry po natin ang different approach at i-debunk lang natin ang mga couple of fake news about Christmas. Pagano daw ang Christmas dahil ipinanganak ang mga mythical gods katulad ni Horus, Mitra, Dionysus at saka si Athis. I know some people know that December 25th is a pagan holiday, and he's also born on the same holiday as all these pagan gods, Horus, Mithra, you name it. There's a whole bunch of them out there that share this December 25th birthday. The Roman god. Was it Saturnalia? There was the Saturnalia, was also at that time of the year, but there was Mithras. He was born of a virgin on December the 25th in a manger or perhaps a cave, attended by shepherds, and became known as the light of the world. Now this is fake news. There are no serious scholars or even serious archaeologists na nagsasabi or nagka-claim na totoo ito, because this claim itself lacks the verifiable sources or are fabricated themselves. Take a look at Horus. Now Horus is an Egyptian god and the son of Osiris and Isis. Pero kung titignan mo kanyang lore at origin, you will find na walang evidence or sources that proves na si Horus was born on December 25th. Ang pinakamalapit na source na pwede natin i-mention na pinanganak siya sa December 25th was from Plutarch. Pero ang mentioned birth po dito was around the winter solstice, which in Northern Hemisphere would be around December 21 to December 22. And the Southern Hemisphere will be around June 20 to June 21. No sources mention na siya ay pinanganak mismo sa December 25th. Now Mitra. Mitra is a tricky god, mainly because ang kanyang origin ay galing sa Persia, ngayon ay Iran. And naadapt po ito ng mga Romans. Mitra is also linked to the Hindu god Mitra. But if you take a look at these three gods, wala kang makikita na kahit isa man lang na source na nagsasabi si Mitra was born on December 25th. Now, we will go back to Mitra since we will be talking about Sol Invictus. But for now, let's talk about Dionysus. Dionysus is the Greco-Roman god of wine. He's also the god of fruits and vegetation. Dionysus is actually a well-documented pantheon god, pero wala ka rin makikita na pinanganak siya sa December 25th. The same goes with Athis. Now, Athis is a Phrygia god which originated in Asia Minor, but you will find no sources na nagsasabi na pinanganak siya sa December 25th. In reality, most of these comparisons of mythological beings being born on December 25th comes from this documentary called Zeitgeist. And marami pong mga tao ang naniniwala at nag-consume ng mga claims na ito kahit kulang po ang sources, all because they are lazy or hindi nila gusto ng pagwawasto or correction. Alam at pinanood na siguro ng lahat ang video ni Kuya Kim explaining about Christmas and Sol Invictus. Nung unang panahon sa Europa at Middle East, December 25 ang pinakamahalagang araw para sa mga pagano dahil ito ang araw ng pista ng Natalis Solis Invicti. Ito po ang birthday ni Mithras, ang Iranian sun god. Dahil ginusto ni Emperor Constantine na maging popular ang Kristyanismo, sinabay niya ang pagdiriwang ng birthday ni Jesus sa mahalagang kapistahang pagano. Let me tell you now, para maiwasan natin ang pagkalito. Yes, its Sol Invictus was celebrated on December 25th. And yes, it's called the Natalis Solis Invicti because it celebrates the birth of Sol Invictus. Pero current sources about Sol Invictus tells us a more detailed story which would lead us to believe na ang Christmas celebration ay nauna pa sa Natalis Solis Invicti, and I will explain it later on this video. But for now, let us start saan po ang kulang ni Kuya Kim. Number 1. Mitra wasn't born on December 25th. Why? Because we actually don't have any direct sources that talks about Mitra.
The cult of Mithra is a mystery cult, so hindi na po bago kung wala tayong makikita kahit isa man lang na manuscript or scriptures or independent sources na nagsasabi about kay Mithra. And because of the lack of verifiable sources, hindi natin alam kung ano po ang mga doctrines or teachings ni Mithra, like origin at ang background sa cult. The only clue we have are inscriptions, sculptures, na makikita po natin sa mga temples ni Mithra. The reason why naniniwala si Kuya Kim na si Mithra ay pinanganak sa December 25th, despite na wala tayong ebidensya na magsasuggest nito, ay dahil po sa inscription found on one of Mithra's temple which explicitly said, "Sol Invictus," which made Kuya Kim believe na si Mithra ay si Sol Invictus. But the only problem with this theory is that it's fake news. Why? Because number two, Mithra is not Sol Invictus. To better understand what we are dealing here, let's take a look at who Sol Invictus really is. Sol Invictus literally translates to invisible sun or unconquerable sun and is used by the sun god in Roman mythology. Sol Invictus, like Mithra, faces the same problem. We know little about them. Wala po ni isa sa kanyang mga temple ang nakasurvive at wala po tayong data patungkol sa kanyang mga festivals. What little data we have suggests that Sol Invictus is a minor god. He is also an ambiguous god. Throughout its history, numerous gods actually used the title Sol Invictus, like the Greek sun god Helios or the Greek god Apollo. Dito po nagkakagulo kung sino pa talaga si Sol Invictus. And as I've mentioned before, si Mithra was also called the Sol Invictus. Pero parang mas nandandagan po ang pagkakagulo dito dahil we also
In the end, it's not about saan galing ang mga holiday na sineselebrate natin. It's about what it means to us and to us Christians. It's about giving, about celebrating, it's about sharing, it's about being with your family and friends. It's about Jesus Christ. Thank you so much for watching this video. Here in Hope Injured Perspective Ministries, we wish you all a Merry Christmas.